Ay, pusang gala! Ay! Pusang gala, nasan ka na, bro? May pumapasok sa intercom ko kanina, bro. Anong pumapasok? Naglalakad, pusang gala. Naglalakad? Ay, nako, palayo na kami ng palayo. Wala pa kaming makita ang maayos na waiting shed. Kuya, full tank unleaded. Uy, talagang bibigay na to, bro. Oh. Wala na? Sinilang. Dalawa, oh. Sira ata. Wala na kaming mahanapan, natutulugan. Nagpaalam ako kay sir kung pwede kaming umiglip dito. Sabi naman ni sir, pwede. Eh siya, dito na tayo. Tamang gas station tayo. Oof. May problema pa ako sa aking motor. Uy, grabe yung kulay ng ano. Madulas yun. Ah, papay. Ano pa ba itong lulusutan? Anong sabi sa mapa? Lagpas na tayo. Pero nandun na sa mismong kalsada yung ano, turo. Kasi wala na, tapos na eh. Nadaanan yan eh. Hindi lang natin talaga makita kasi talagang... Ito! Yata! Ito na! Yan! Ito na! Blazing Mountain of Gods! Ayan o! Oh. Parang makita, ayan o! Oh. Barangay Butaw, Mount Kilang Pass, Blazing Mountain of Gods. Walang nga mo, baka pwede tayo makiano rito. Saan ko kaya? Grabe! Ang kamay ko wala na. Oh, naninigas na rin ako. Basa yung ano ko. Dito, picture ka. Picture tayo. Ang lakas ng hangin. Dito tayo magpalipas kaya. Baka may mga tao dyan, no? May bahay na ginagawa, yun. Ayun, no? Wakas. Narating din namin, no? Blazing Mountain of the Gods. Talagang solid. Dito na muna tayo. Magpaano na tayo, magpalipas na tayo ng umaga rito, bro. Hindi talaga kakayanin. At oh, kung ikaw nga, naninigas na eh. Pag tinanggal ko yung gloves, oh, grabe, lamig ng hangin. Hindi namin kakayanin na dumaretso pa. Grabe. Ganda pala rito. Baka pwede naman kami makituloy muna dito. Alam kita. O tara, kahit makituloy lang muna tayo. Tao po. Tao po. Tao po. Wala rito sa ginagawa, baka doon. Doon sa kabila, doon. Tao po. Doon. Tao po. Tao po. Kuya. Tao po, gandang gabi po. Pwede po ba kaming makisilong? Okay lang po. Kahit magpapaumaga na po kami. Paano po kami? Pababa na po sana ng Ilocos. Malapit na lang po ba yon? Ay, sa Ilocos? Opo. Bale, wala nang isang oras mula dito. Wala na po isang oras. Wala po. Dadare-diretsuhin lang po ba to? Kasi dito po, sir, yung... Walang malamig dito. Pero dyan... Ay, ako, sir. Mainit na dyan. Mga isang kilometro na lang. Walang tag-init na dyan. Ah, okay. Dito lang sa bundok na to. Okay, pero sige. Okay lang sa inyo. Wala namang problema. Kahit magpahinga lang muna kami sa inyo. Kahit magpahinga lang po muna siguro. Tigil lang po ko muna kaya sa saglit. Kung malapit na lang naman po. Ano lang naman po kami dyan? Kahit dyan lang po sa harap. Malapit na lang daw naman pala. So ang gagawin namin eh, if ever, diretsuhin na namin. Maaga pa naman kasi. Silong lang muna kami, pahinga lang. Tsaka kung ano, kain muna. Kahit makapagkape man lang muna. Malapit na lang naman daw eh. Ano? Tingnan nyo naman kung gaano kaano yung hamog oh. Di mo pinatay? Wala, lobat yan. Di na mag-i-start yan. Ah, dito. Gandang gabi po. Kahit kape lang po, okay lang po kami. Okay na po kami, kahit kape lang. Galing po kaming ano, Santa Ana. Opo, stay in po kayo. Ano ba yung ginagawa niyo dyan? Ah, kapihan. Yes, sabi na tayo mamaya, papaparin ako. Ah, sige po. Ito, sabi ka mga inoping na dyan, babakalaw. Yan! Pwede na kita ang makakapugian ng ating mga bagong kaibigan dito. Ito na kasi, Batang Apayaw. Batang Apayaw. Mag-uus lang ang kasama namin. Sige lang po, sir. Okay lang. Gagawasan dyan. At inaalok nila kaming kumain. Siyempre, hindi naman natin tatanggihan yan, libre.
Mukha na ano rin kayo, sir. Nagsashot din kayo, ah. Oo. Oh, pampainit ba? Oo. Oh, tama yan. Tapos na. Tapos na ba? Apat lang na bilog. Apat na bilog. Kulang pa ba yan? Apat na bilog? Sakto lang. Mahirap naman kung... Sobra. Sobra. Ah. Gano'n katagal yung ginagawa, sir, yung ano, coffee shop? Matapos na 2 weeks pa, tatapos na. 2 weeks na, tapos na yan? Parang 7-11. Ah. Pang kilang, kalamig, parang Baguio. Kaya nga eh. Kaya... Dahil pa nga yung Baguio eh. Oo. Kaya sobrang lamig eh. Sobrang talaga po. Alam mo, umuusok yung bibig ko. Kaya ano? Sabi, dito pa sa dinaanan namin, mas malayo. Diyan sa may... Dito kayo, no? Kabugaw kami nang galing eh. Ayaw makita dito. Oo. Tapos pa, labas nila lang kayo doon sa ano. Puro bundok dinaanan namin. Oo nga po. Palapas na kayo doon, malapit na. Malapit na dito? Malapit na sa... Ah, pagkagaling palang Ilocos, mas malapit. Dito, sa... Mas maano na? 30 kilometers. Mas... Maganda na yung dyan. Ah, mas maganda. Doon po sir kasi doon, mga tatlong tulay yata yung ginagawa pa lang. Dinaanan namin. Hindi madulas na dyan. Medyo madulas. Oo. Buti nga ka mo, hindi kami naano na mo yung talagang maulam doon. Dito na, dito talaga laging naambon. Dito lang. Ah, dito lang. Okay. Siyempre, dito rin pinakamataas. Ah, po. Dyan, wala nang ambon dyan. Magbabaan na kayo dyan. Ito, magbaba dyan, wala na. Wala na. Ibig sabihin, itong kaya maambon dito kasi ang taas. Ah, okay. Sir, ito sticker ko. Pinikit ko sa motor ko, pinikit sir. Pinikit ko sa inyo to. Asan siya? Kaya pumahala dyan. Patingi. Kami ganyan lang po nila. Uy, dyan! Panuluto ka, sir. Ayan. Ay, sir, kung may mga kaibigan kayo, ayan, pwede nyo nabigyan, sir. Thank you rin po, sir, ha. Maraming salamat po. Kain muna tayo. Hinihintay yung... De La Tasan Marino. Ay, hello po. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi po. At nakikisilong lang po. Salamat po. Saan kayo good galing, sir? Kabugaw po. Kabugaw? Pero galing po kami sa mismong Santa Ana po. Doon po. Ay, Santa Ana. Opo. Pero taga na po kami, Manila. Ayun yung sa Manila, sir. Ito po isa na Botas. Ako po ay Laguna. Taga Manila rin yung kasama namin umakyat sa Sikapo eh. Okay. Okay. Anong oras na sa'yo? 8:26. Mag-8:30. Sir, maraming salamat ha. Sir, thank you po. O, dandan. Thank you po. Thank you, sir. Maraming salamat sa mga taong nandito sa mismong ginagawa sa may... Blazing Mountain of the Gods. At ito daw ay cafe at saka hotel. And pagka yan ay nagawa, sigurado ako dudumugin na itong mismong Mount Kilang na to. Although marami na rin naman napunta talaga rito. And sasabayan kami ni sir sa pagbaba namin. Malapit na lang naman daw, sabi ni sir. Bro, ikaw lang muna mag-ilaw sa harap. Okay. At namamatay-matay ang aking... Ay. Pedenter lang. Sige, sundan mo si sir. Thank you, sir. 3 bars na lang yung gasolina ko, pero panay pababa na lang naman daw to. Pabul mo ako? Oh, eto. Kita ko naman kayo. Whew! Grabe, oh. Tingnan nyo naman yung fog. Ang bilis ni sir, walang nya mo. Sir, ang bilis mo, sir! Walang nya. Sir, ang bilis mo, sir! Sabi, sasamahan tayo pababa, pero hapit si sir. Sige, diretso lang, diretso. Hapit, taba. Mabilis na lang naman daw itong pababa na to eh. Eh wala nga rin ako gano'ng makakita eh. Eh siya sa ulado niya to eh. Hindi, haya mo na. Sasabayan lang naman eh. Grabe oh. Wala na talaga makakita eh. Kailangan dilaw talaga para may makakita. Sige, dire-diretso lang naman din yata ito eh. Magkakonnect naman tayo sa intercom eh. Sige, maganda pa daan dito bro. Maganda. Ah, dito maganda ang daan no. Ayun, wala na pag. Medyo wala na dito. Ang bilis. Ayun, tuyo na. Ito, dito na kami tatayo. Oo nga, no? Pero malakas ang hangin. Oh? Bumubuga-buga. May bato, bro. Kita mo ako? Oo, kita ko kayo. Tanaw ko kayo. Tanaw ko rin nga yung buwan, eh. Oo nga, no? Wala na kagad dito. Ang bilis. Pero malamig pa rin. Oo, malamig. Lahat nga akong gloves, eh. Hindi ka na nag-gloves. Biglang kumantar si sir eh. Isang gloves ko nakabit ko, isa hindi.
Ang bilis naman. Nakagulat ako. Sabi ko, sir, wait lang. Oo, yan. Wala na. Parang mga araw na dito. Oo nga, no. Pero, experience yon, yung ginawa natin yon. Sobrang sarap ng experience na yon, na mapuntahan tong Blazing Mountain of the Gods na ang ruta ay mula mismo sa Kabugaw. Sa dami ng dinaanan namin, yung mga ginagawa pa lang din na mga tulay. Kaya pala mas maganda na yung daan dito kasi itong parting parang kabundukan na to, eh sementado na para hindi na siya magkaroon ng landslide. Mas okay na dito. Oh. Kaya mabilis ang daan dito paakyat at pababa. Oh, tingnan mo bro, ang ganda ng buwan ngayon, no? Ganda ng buwan. No. Oh, habang papaakyat tayo. Ang buwan ang makikita natin ngayon. Ang ganda. Yan, wala na. Hindi naman na may gaano. Woo! Extreme Moto Adventure going to Blazing Mountain of the Gods at night. What the? Survive natin yun, ah. Oh, tingnan nyo sa parting to. Wala nang kabasa-basa kalsada at walang kaulan-ulan na ambon. Ay, mga tao na, oh. Grabe, bilis ni sir. Ayun na, nakikita ko na yung mga parang akala mo between sa langit na mga kabahayan sa baba, eh. Ah, ganda sala naman nun, bro. Pero ganda! Kanina, grabe, no? Diretso tayo. Ayan, ang buwan. Mabahaba rin pala itong pababa na to, no? Pero mas maganda daan, no? Hindi na nakakatakot tulad nung tanggalang daan yun. Kaya pala ito recommended na daan, bro, no? So may map. Eh kaso, sa level to namin, hindi naman pwede. Talaga kayo? Oo. Kala na San Kabugaw ang ano namin, eh. Sir, ano to, sir? Ano daw yan? Ito na yun. Ha? Ito yung view deck daw, bro. Ah, view deck. Pagbalik namin ng umaga dito, pagbalik sir. Pagbalik namin ng umaga, sir. Pupunta namin yan. Alright. Let's go. Lamig na talaga ako. Nanginginig na rin ako, eh. Nung plano ko na sinabi ko sa'yo na doon na tayo mag-stay, magpabukas na tayo. Uh-huh. E buti sinabi ni sir na malapit na lang yan, 40 minutes lang yan bababa, tsaka ano, yung mainit na, hindi na ganun malamig, oh. Uh-huh. Ay. Sorry, maya nga ako nun, eh. Naiiyak na nga ako, bro, nung pagka ano ko. Naiiyak ka? Oo. Wow! Iyak na! Wala na, tapos na. Paano iyak? Hindi, paano iyak? Wala, walang umul yun. Walang umul. Naiiyak yun lang. Tumulo lang talaga luha ako, mati eh. Nahihirapan ka na iyak. Nahihirap, namasaya siya. Gusto mo nang umuwi? Hindi naman, ma, ayoko na ma. Uwi na ako pa. Hindi naman. Hindi naman kita eh. Tiwala naman ako sa'yo. Panindigan mo, sumama-sama ko eh. Yun nga, tiwala ako sa'yo. Malaki tiwala ako, kaya ako sumama. Ano nakikita mo sa mapa na, ayun ah, pero wala pa. Yun sa mama, nakikita mo, sabi mo, ayun na. Ah. Eh, hindi pa pala, sabi mo, diretso lang. No? Oo. Sumama pa, nandun na, sobrang layo na natin, parang hindi na natin siya makikita, bro, no? Yung parang nawawalan ako ng pag-asa. Usa! Wala yun, nawawalan ng pag-asa. I mean, nawawalan ng pag-asa na makita yung signboard na gano'n. Woo! Ay. Gandang gabi po. Oh, militar. Gandang gabi po, sir. Gandang gabi po. Gandang gabi po. May kiraan lang po. Meron nga na din pala rito, no? Polis, tsaka sandaan, no? Ayun, bro! Ayun, bro! Maganda, no? Freak! Wow! Sir, ang ganda dito, sir, ah! Ano meron dun, sir? Bakit, sir, may nagsusunog? Ay, oo, minsan, nakikita natin, bro. Yung mga sunog-sunog. Oo. Yung pila binabantayan nila, sir. Ano yung ginagawang uling kaya sinusunog? Oo, ginagawang uling yata, sir, no? Ah, mayroon pa rin pala dito. Akala ko wala nang madadaanan ng ganto rito. Uy, mali ka book. Kaya pala si sir, nagbaba na ng ano niya. Nang? Balaklaban niya. Ah. Alam niya na yung dadaanan eh. Mali ka book. Ah. Parang natuyo-tuyo na rin yung ano ko ah. Jacket ko ah. Tsaka itong gloves ko ah. Kapatos na lang. Oh, piya. Takot talaga ako. Delikado. Pero parang mas magaan yung daan dito na paakyat. Kasi hindi siya yung talagang sobrang tarik katulad dun sa kabila. Yung tayo gapang eh. 30-20 eh. Paprank natin to si Billy. Kunwari sa ibang intercom to nakakonek. Hindi ako iimik. Basta kung ano na nagagawin kong natunog. Ay, pusang gala! Ay! Pusang gala mo!
Natatakot ng tratado. Isa pa, connect ulit tayo. Oh, tanggal na, bro! Natatakot ng walang niya. Akala niya, kung saan intercom siya nakakakonek. Kung kanino. Yeah, takot ko lang eh. Matatakotin ang walang niya. Ayala, iniwan na ako. Ayaw niya makakonek sa ano, sa intercom. At nadidinig niya. Ay, ako, Billy. Haba rin pala itong pababa na to. Hopya. Parang pinakababa na ata ito ah. O, pababa pa. Kunti na lang. Malapit na kami. Nasa baba na kami! Woo! Sulsona! Ilocos Norte! Oh, sa wakas! Sa baba na kami! Tuwira naman! Woo! Kaya yung labasan nito. Ano sir? Dito na kaya? Dito na po kaya? Kami, diretso pa po eh. Paano sir? Bakit ba tutulog sir? Hanap na lang po kami tutulugan. Okay lang po kami. Okay lang po, diretso na po kami ng biyahe. Magmapa na lang naman po kami. Eh paano sir? Maraming salamat po. Nice to meet you sir. Thank you. Sige po, salamat. Abuling kita. Sir, thank you ah. Sir, salamat. May pumapasok sa intercom ko kanina, bro. Anong pumapasok? Naglalakad, kusong gulo. Naglalakad? Anong naglalakad? Anong panuntunog? Hala! Hala ka! Ay, siguro eh. Ha? Baka dun sa kabundukan yun. Takot! Natakot na si Billy! After nga namin nakalabas, tingnan nyo ito. Nasa labas na kami. Oh. Sulsona! Sulsona tayo. Ay, sa San Nicolas ang labas. Oo, oh, sa Nicobigan. Ito na yung pinakamalapit na ano ni Google. Oo, oh, yun. Anong oras na bro? 9:19. So ngayon, palabas tayo dito. Pabigan tayo, diretso. Kaya pa? Kaya pa. Ay, sige, diretso. Hanap lang tayo kung saan tayo matutulog. Kung may madaanan. At sinacharge ko muna yung cellphone ko. Ikaw muna magmapa. Kailangan lang natin makalabas dito at makakapagpagas. Time check 9:45 PM. At nakapagpagas na kami. Full tank na ulit kami. Dingras na kami. And plano naming puntahan ay Bigan City, which is 82 kilometers. 126 minutes. Itong daan na to ay mahabang rektahan na to. Na nadaan na rin namin Philippine Loop at saka ng North Luzon Loop. Pagka medyo inaantok na kami, eh, hanap na lang ulit tayo ng waiting shed na pwede namin pag palipasan ng gabi hanggang umaga at bukas kasi ay dadiretso na kami ng uwi sa kanya-kanya naming bahay. At meron lang din naman akong dadaan sa Bulacan, which is sa Bulacan, yun sa may Immortal na lagi kong pinagpipick up pa ng mga items ng Immortal Motobag. Ride safe and stay safe sa amin sa papunta ng Bigan. At napakahabang biyahe pa rin to. Napakahabang biyahe pa rin to eh. Kaya pa? Kaya pa. Ba't ba ang sagot mo? Kaya pa? Parang nalalambot ka na eh. Kaya lang. Nag-a-concept ng energy. Woo! Pero ano yung kinakwento mo kanina? Natatakot ka? Wala, kanina kasi may parang pumapasok sa intercom eh. Oh! Naglalakad. Hello. Baka nananak mo. Pinindot ko, dinisconnect ko. Oh. Maya-maya, pumasok ko lang siya. Oh. Maya-maya, hinugot ko na yung ano. Support talaga, ayoko na. Yung palaibo ko talaga ang intercom. Ay! Ayun ang hinugot mo? Yung pinaka-ano, cord ng intercom. Hindi mo na lang pinatay? Eh, papatayin ko pa. Natakot ang walang gano'n. Kaya wala lang kalagi, uy! Nag-ahilo ako, walang nahimik. Pagkala, tinatawag na kita, wala rin nahimik eh. Nangyaka.
Norte. Oh, ito na. Narating muna ng gabi. Ang Ilocos Norte. So, ito ay pa Ilocos Sur na. Oras ay 10:34. Gutom ka? Makain hindi? Makain ka? Ano lang? 7-11. Gusto kong bumili ng makakain. Truck pala yun. Konti na lang. Bigan na tayo. 9 kilometers. Ano, kaya pa? Sabihin mo lang. Ikaw, wala kang bibilin? Egg drop sandwich. Pampalakas. Monster energy. Tara. Wala yung iyo. 11:45 at nakapaglaman na ng tiyan dito sa 7-Eleven. 11 kilometers away, mararating na natin mismo ang Bigan City. Medyo nalolobat na. Nawawala na ng energy. Oh, pasok na ang kaliwa. Lalabas na rin naman tayo dito eh. Arco. Ayun na yung arco. Sa harap mo. Ayan, Calle Crisologo. Napakalinis oh, walang katao-tao. Dito ang palabas. Teka lang. Tahimik. Ang mismong Bigan City ng gantong oras. Labas na tayo. Via Con Diyos. Ayan, sa likod. Maingay na. Maingay, maingay. Tara na, pusang galak. Sakit sa tenga. Maganda sa halip pwesto eh. Dami lang ano eh. Kaya man, dahing aso eh. Nidikitan na nga ako eh. Oo, Pia. Ang ganda ng tulay na pa. Nadaanan ko na ba ito dati? Oo, maganda ng tulay na to. Nadaanan ko na to. Nidikitan nga mukha ko yun. Gala, 20 lang dapat eh. Santa! Ay, nako. Palayo na kami ng palayo. Wala pa kaming makita ang maayos na waiting shed. Gawa na pala to. Dati ba hindi? Hindi pa. Ginagawa pala nang dumaan kami dito. Dito na kami sa Narvacan. Pero wala pa rin kami makita. At yung mga gas station, mga sarado na. Wawan bar na lang ako. Mukha nagpapahiwatig na talaga magpahinga na tayo. Pagpagas, buti meron pa dito. Ay. Kuya, full tank unleaded. Ika lang. Uy, talagang bibigay na to bro. Oh. Wala na? Sinilong. Kailangan na alalay? Hindi, sige, kaya lang. Carry lang to. Dalawa, oh. Sira ata. Wala na kaming mahanapan, natutulugan. Nagpaalam ako kay sir kung pwede kaming umiglip dito. Sabi naman ni sir, pwede. Ay siya, dito na tayo. Tamang gas station tayo. Oof. Ito mga problema pa ako sa aking motor. Siya, dito tayo matulog. Oras na rin. Ito ang magiging tulugan namin ngayon dito sa Caltex gas station. Alam ko, Narvacan pa rin yata ito eh. Kailangan talaga ng lakas at talaga namamagod na rin. Diba? Ginawa ko na muna ng paraan yung aking motor. Talaga nakayuko na yung aking top box. Halos dalawa magkabila ay sira. Naputol na naman. Kaya ngayon ito yung support ang ginawa ko. Katulad nung ano natin, Philippine Loop, ganyan yung ginawa ko nun. Ang problema ko nga lang ngayon isa lang yung nadala ko nito. Nung Philippine Loop, dalawa yung dala ko. Kaya maganda yung support eh. Isa, kailangan magdaan-daan sa lubak. Hindi pwede magmadali.
5:42 ng umaga, galing 5 at okay naman, nakapagpahinga kami ng maayos dito sa gas station, Caltex. Ngayon ko nararamdaman yun, no? Sakit ng katawan sa lahat ng mga ginawa naming activities sa ilang araw na biyahe namin. Mag-ayos-ayos lang din muna, butit maayos naman yung CR dito, pwede namang ano muna, magbawas at saka mag-toothbrush. Lapang toothbrush simula kagabi. Tapos kung may maladaanan na rin kami ditong pwede kami magkape or basta magkaroon ng laman yung tiyan namin, stopover muna kami doon. Kasi walang ano rito eh, katulad ng sa ibang gas station na merong parang grocery, mini grocery. Guys, ayos lang kami at magliligpit na rin naman si Billy. All goods ka naman bro? Sarap naman, di naman malamok eh no? Kaya nga, bihira lang naman din kasi yung mga ano, nagpapagasolina ng mga tipo alauna hanggang mag-aalas 4. Pailan-ilan lang. Yung dumadaan ngayon, dumarami na. Kaya medyo kailangan na namin bumangon at baka sikatan pa kami ng araw dito. Kaya nga, ganda ng CR nila, no? Nakapangmayamong CR tayo, ah. Tingnan nyo naman yung lababo, oh. Para kang nasa hotel. Problema lang, walang tubig dito. Saan ako kukuha ng tubig? Siyempre lang, at nakaraos mo na yun. Ang isang magdamag na tubo. Salamat, Caltex, Narvacan. At oh, meron pang bidig. Sosyal. Mag-ayos na ako at si Billy naman ang mag-CR. Bro, okay na. Time check, 5:23 ng umaga. At ang pin point ko na aming ruta ay sa mismong Bulacan-Bulacan na kung saan ako mag-pick up. 8 hours and 28 minutes. Saan tayo turo ni Google Map ngayon? Napakahaba nito. 345 kilometers. So, Bulacan-Bulacan pa lang yun, ha? Tayo, Laguna pa tayo. Tapos itong kasama natin si Billy ay nabotas pa. Tatigil din naman muna akong mga mabotas. Sana makarating agad tayo ng ano, mas maaga sa alas 2, alas 3. Para may oras pa tayo. Taga lang. Tara bro. Sir, maraming salamat po. Salamat. At kung saan man kami may madaan ng 7-11. Pero yung malayo-layo naman muna, wag naman dito sa may malapit. So ganun, kahit pa paano nakalayo na tayo ng biyahe agad. Katulad yan, malapit na kagad. Ito kagad 7-11 eh. Layo-layo muna tayo. Kahit mga isang oras or 30 minutes na biyahe muna. Pampagana lang ba sa umaga? Ah, thank you Lord. Walang. Amen. Thank you. Let's go. At mahirap abutan ng umaga dito dahil sobrang dami talaga ng nadaan at mabibilis, mga malalaki. Tapos, sa naranasan ko ng pagdaan dito ng ilang beses ay sobrang init talaga. Pero ngayon malamig, pero tingnan natin mamayang umaga kung same pa rin ang panahon katulad dun sa kabilang parte ng Luzon na sa Tugigaraw sobrang init tsaka Isabela. Pero pagdating naman syempre ng kabundukan, malamig naman yung hangin kahit na maaraw. Ayan, palabas na tayo ng Ilocos Sur. Hindi ako nagkakamali ha. Tingnan mo kung ano nakalagay sa likod. Narvacan. Hindi pa. Sakop pa rin ng Ilocos Sur. Mahabang Ilocos Sur eh. Sa ganitong biyahe na talagang long ride, kailangan nyo ng tulog talaga. Kung hindi nyo na kaya at medyo inaantok kayo, huwag nyo pilitin. Matulog kayo. Ayan, gas station, waiting shed, pwede naman eh. Ang mahalaga, magkaroon kayo ng sapat na tulog kahit man ng 3 to 4 hours. O kami, alauna ako nakatulog kanina and bumangon ako ng mag-aalas 5, which is sapat na. Malalim naman yung tulog at nakapagpahinga ng maayos. Kasi pagka pinilit, baka dun pa magkaroon ng hindi inaasahan. Lalo na't gabi. Kahit na sabihin natin ko konti na biyahe at dire-diretso tayo, pagka ganong medyo pagod na talaga, pahinga na, huwag na pilitin pa.
At kung may kasama din kayo, eh pakiramdaman nyo din kasama nyo. Katulad dito si Billy. Kunwari pa, gusto mag 24 hours na biyahe. Sige. Okay, ano, sige. Go, bahala ka. Ano, diretso tayo. Tarlac. Wow, gumagano-gano pa. Yung pagkano sa Caltex nung ano eh, pagkalatag eh. Umimik-imik lang ako na mamaya, bagsak na eh. Sayang, di mo nakikita ng maaga tong ano, kanan, no? Dagat na yan, no? Ayan, medyo lumiliwanag na, medyo kita na, oh. Medyo maliwanag. Mamaya, maliwanag na. Woo! Ayun na naman yung bundok, oh. Nagpapakita na naman. Lumiliwanag na, oh. Ngayon ka lang ba nakapag-drive ng ano na, yung paumaga na? Oh, ganda, no? Sarap. Morning ride na morning ride agad. Sarap. Woo! Good morning! Mag-6 ng umaga. Dito kami sa bypass road ng Candon City. Sarap. Ayan, umiinit na yung panahon. Umiinit na yung hangin. Kanina, sobrang lamig pa eh. Maliwanag ang buhay. Oh, patay ko na yung ilaw ko. Yung dilaw na lang muna. Mamaya, wala na yan. Hindi na kailangan ng ilaw. Gundo. Yan ang umaga. Sumikat na yung araw. Lumitaw na. Okay, bro. Sarap. Malamig-lamig pa yung hangin. Kahit pa paano. Mamaya, sobrang init na nito. Morning sunshine. Ito na. Pagtawid nito, La Union na to. Woo! Welcome back. Welcome back, welcome back. Woohoo! And sa'yo ay welcome! Ayan dyan, meron na tayong makakainan dyan. 7-Eleven. Wait lang. Padaan mo muna kami. La Union. Hearts beating as one for the love of La Union. Ito ang... Alam ko, ano, malalaking waves na mga beach. Magaganda beach dito. 7:15 ng umaga. Meron pa tayong 289 kilometers. Ayun. Pero kung tuloy-tuloy lang naman na biyahe, eh mabilis na to. Thank you, La Union! Tuloy ang biyahe! Nabusog ka naman sa kinain mo. Oo, oh, dalawa eh. Liit ng katawan mo, lakas mong tumibag. Baka mamaya, tatawag-tawag ka ng ano dyan ha? Bangko. Magdi-deposito ka. Woo! Dami na naman ginagawang kalsada rito ha. Bukas, 5:41 ng hapon. Nandito na kami sa may parting na Botas. At sobrang haba ng aming pinagdaan ng biyahe sa sobrang init. Eh, para kaming natutunaw na yelo. Mga nakailang stopover din kami para maghilamos sa gas station na mawala yung antok. And doon na lang din kami kumain ng tanghalian sa nadaanan naming Parisan. Sa may parting, anong party na yun bro? Tarlac, no? Tarlac. Init. And kanina, dumaan na rin ako sa mismo sa Bulacan at
kinuha ko tong sa Immortal Motobag. Di ko pa alam kung anong laman ito. Tingnan natin kung may bagong produkto sa Immortal Motobag. Pagka sa next vlog na natin buksan. Ah, kanina pa tayo kota sa traffic boy ah. Kaya nga eh, talagang ganun. Okay, ngayon maghihiwalay na tayo kung saan tayo nag-umpisa. So, anong masasabi mo sa naging ride natin ngayon na sumama ka? Maging handa lang sa lahat. Kailangan handa ka sa ano, sa mga pagsubok. Walang tukuan, kumbaga. Kasi sumama ka na eh. Kailangan hindi ka nasusubok. Akala ko, sabihin mo, pagka gusto mo nang umiyak at umuwi, umuwi ka na. Nagulat ka sa mga pinuntahan natin na ganun pala? Oo, akala ko kasi talaga nung una. Nueva Vizcaya lang. Oo. Wala habang palayo na ng palayo. Oo. Ah, wala na. Budol na. Kaya tinanggap ko na, in-enjoy ko na lang. Tama naman yan. Enjoy mo lang. Natuwa naman ako. Kasi na-experience mo naman. Experience. Sigurado naman na babaunin mo na yan. Kasama ka pa, ang tanong. Malalaman. Eh, ano masasabi mo ngayon dun sa mga sasama sa akin, yung mga gustong sumama? Dapat ready kayo magpabudol. Tapos, dapat merong may budget at saka kaya ng isang linggo. Oo, kaya ng isang linggong wala. Si Billy ang aking unang nabudol. Di naman nabudol. Kumbaga, nakasama ko sa ride na isang subscriber. Naranasan niyang matulog sa waiting shed, which is dati napapanood niya lang. Natulog din siya sa gas station, which is sabay namin na experience. And para sa akin, okay naman sa gas station kasi meron pang bantay, di ba? Basta magpapaalam ka lang eh. Narating natin yung dulo na mismo ng Luzon, naakit natin yung Dimalikan Rock, naranasan natin yung trail, na ang gamit pa natin, scooter, na akala ng iba siguro, hindi kakayanin. Tapos napuntahan natin yung Baggao. Last but not the least, itong huli, Blazing Mountain of Gods. Isa sa pinaka-memorable na naranasan ko para extreme moto adventure night ride eh. Grabe yun. Yung tipong akala namin doon na kami matutulog kasi sobrang lamig talaga. Talagang naninigas na kami. O paano bro? At dito na ako kay La Patrick at ipapagawa ko tong aking sa may pinagkakapitan ng bracket. At talagang kailangan ko ipagawa dahil pag dinaretso ko to ng ganito eh baka biglang bumagsak. Dito na ako. Papagawa ko lang yung mismong bracket, yung ano, papa-welding ko. At papaabot na rin ako ng gabi at talagang sobrang init, hindi kinakaya. Para makapagpahinga na rin naman ako. Ito yung hinihintay nating magawa ngayon. Hindi pwedeng hindi. Tingnan nyo na, oh. Tanggal na, oh. Baklas na. Yan yung mismong pinagkakapitan ng ating bracket. Tapax bracket. Ito, may welding na nga, oh. Anong nangyari ngayon? Talagang dito na nasira, oh. Wala hindi po. Basag na oh. Dito. Talagang we-welding na naman igi to. Yan yung may yan yung lock sa ano yun, kaya pa hindi naglalock yung upuan eh. Ito yung ano ng taillight eh. Yan ang abangan natin ngayon bago umuwi. At siguradong pagka hindi nagawa eh baka malaglag sa daan eh. Nakatali na nga lang, buti nakauwi pa hanggang dito eh. Woo! Sa wakas, nandito na tayo sa Mabitak. At kaninang alas 8 ako umalis ng Nabotas pagkatapos gawin ni Kambal at ni Patrick itong ating motor. Okay na, na-welding na yung naputol kanina nung biyahe natin, yung mga ginawa nating biyahe. At ang oras ay 11 PM na. Hindi pa ako nag-ahapunan ah. At saka dito na muna tayo tumigil sa mismong tambayan ko at dito tayo magkwentuhan at mag-usap. So, sarap talagang bumiyahe ng gabi pagka sobrang mainit talaga sa umaga. Ba, nilagyan na ng mga ano yun dito ah. Reflectorize yung panabi ah. O, bagong lagay. Ayan, dito tayo. At bagong asfaltado ang kalsada ah. Ngayon ko lang napansin oh. At kanina, pagkadating ko ng Antipolo ay bumili na rin ako ng makakain ko. Burger King, syempre, na-miss ko eh. Kain tayo. Unang-una ay nagpapasalamat ako sa inyo lahat dahil dinamayan niyo ako noong time na pinagdadaanan ko yung pagkamatay ng aking tatay. At sa pamamagitan ng mga comment ninyo, mga sinasabi niyo sa akin para gumaan yung aking kalooban, maraming salamat. And maraming salamat dahil ngayon sa biyahe ko na to
na mga napanood ninyo ay para nyo na rin akong sinamahan para huminga. At ngayon ay okay na ako. Kaya maraming maraming salamat sa inyo, ha. And nung time na nandito rin ako sa same spot na to, nung kinukwento ko sa inyo yung nangyari at yung mabigat na pinagdadaanan ko noon, lahat ng katanungan na yon ay nasagot na. At siguro naman ay alam na rin naman ng mga nakapanood na mga level 5 member dyan na Philippine Looper support. Alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko. Pasensya na kayo at hindi ko may public yung video na yon kasi confidential siya. Talagang sa family lang namin, and kaya napili ko na ilabas lang siya sa mga level 5 members kasi alam ko na mas mahaba yung inyong pangunawa, kumbaga mas malalim. And alam ko na naiintindihan nyo ako kung bakit hindi ko siya pwedeng ilabas in public. Kasi alam ko na kayong mga level 5 member dito sa YouTube ko ay mapagkakatiwalaan ko. At alam ko na maitatago nyo yung sikretong confidential na yon mismo sa sarili ninyo, na hindi nyo may kukwento sa iba. At yung confidential na yon ay tayo lang dalawa ang nakakaalam. At yun yung magiging connection natin sa isa't isa. At gusto ko rin sabihin sa inyo, based on my experience, kung kayo ay merong tampo or anumang kinikimkim sa inyong mga magulang, ngayon pa lang ayusin nyo na. Nang sa ganon ay hindi kayo dumating sa sitwasyon na tulad sa akin. Gumawa kayo ng mga happy memories kasi hanggat kasama nyo pa yung mga mahal nyo sa buhay, kasi di rin natin talaga masasabi na in time, pag dumating yung araw na yon, gusto natin na meron tayong maaalala na masasaya nung nakakasama pa natin sila. Kaya ngayon, kahit na pagod ako, anong oras kami umalis ng Narvacan, Ilocos Sur, alas 5 hanggang makarating kami ng Nabotas, at ngayon na nandito ako hanggang pauwi, although pwede naman ako matulog sa Antipolo, pero dahil bukas ay merong gaganapin na gandang lola at kasali doon ang aking nanay sa Anilag Festival dito sa amin, ay gusto ko ipakita yung suporta na bilang anak na naandun ako sa isang event kung saan kasali siya, at gusto kong maramdaman niya na kung ano yung binibigay niya suporta sa akin, eh ganun din ako sa aking nanay. At gusto ko rin siyempre maramdaman niya kahit papano na nandito pa rin ako sa tabi niya kahit na sobrang busy ko na lagi akong bumabiyahe. Kaya sana ganun din kayo. Pakita nyo, hindi lang laging sinasabi, kundi ipakita nyo sa gawa. Na ipakita nyo yung suporta ninyo, yung pagmamahal ninyo. Hindi lang sinasabi yan, kundi mas masarap kung mas nararamdaman nila. Ayan, kain lang muna ako at pagkatapos kong kumain dito, dadiretso na rin tayo pa uwi ng bahay. At alam ko na naghihintay na rin yung mga alaga ko. And if ever na abutan ko yung asawa ko, natulog na, sigurado pagod na pagod sa trabaho ngayon yun. Woo! Harap! Thank you, Lord! Sa bakas, dito na tayo. Oras na 12:18 na. Madaling araw. So paano? Hanggang dito na lang muna ulit. Kita-kits tayo ulit sa susunod na biyahe natin. Tuktok muna tayo. Sama ang aking alaga at ang aking asawa. So ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa. Nakapagod pero masaya. Woo! If we could see through our